sa grupo ng pananampalataya masunurin sa kalooban ng utos ng ating Panginoon. Okay? Okay, ako hindi ko nalang sa ito. Okay. Narinig po ako dyan sa likod. Kailang yung sa labas. Puputol-putol kaya baka umit yung ibang salita. So, pinag-usapan natin ang bayan ng Diyos na tinaguri ang nalabi sa binhi ng babae. Ito ang iglesyang pure. Walang halong katuruan pagano. Walang halong katuruan tradisyon. Ito ang kanyang itinuturo ay pawang galing sa malalang kasulatan. Ito ang iglesyang nalabi, ang binhi ng babae o ang babae, mga binamahal. Now, meron din po itong katumbas. Ang dragon ay nagtayo rin ng iglesia. Anong sabi sa Apokalipsis 3:5? At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa ilang. At nakita ang isang babae na nakasakay ng isang halimaw na pula na puno ng malapangalan at kalapastangan na may 7 ulo at 10 sungay. Ang babae na kadamit ng kulay ube at ng matingkad na pula, nakagayakan ng pinto at ng mahalagang bato at mga perlas, at hawak sa kanyang kamay ang isang kupang ginto na puno ng karumal-rumal na mga bagay marurumi ng kanyang paigiapin. At sa kanyang loob ay nakasulat ang isang pangalan, isang hiwaga, dakilang Babilonya, ina ng mga mahalay na babae at mga karumal-rumal sa lupa. Ito ang itinayong katumbas sa nalabing iglesia ng Diyos. Itinayo ng Diablo na iglesia ang tinaguri ang mahalay na babae, ina ng mga patutot. Ano ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kapatid? Ang kanyang itinumbas sa nalabing iglesia, tinaguri ang dakilang Babilonya. Bakit? Sapagkat ang kanyang katuruan ay may halong pagano. Pag sinabi mo pagano, ito yung mga tao o bansa na hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Like for example, yung naging emperador ng Roma noong araw, si Constantino, siya ay hindi tunay na Kristiyano. Siya ay isang emperador, isang pagano. Hindi siya kumikilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Subalit, noong araw, siya ay pumasok sa iglesia at nagpresenta ng kanyang sarili na siya ay aanib sa Kristiyanismo. Subalit, ang kanyang buhay ay hindi talagang nabago sapagkat siya ay mayroong pakay. May katuyuan po siya kung sa pikulpa. Meron siyang purpose kung bakit siya ay pumasok sa loob ng Kristiyanismo. Hindi siya pagano sa isang paganismo dahil meron siyang magandang plano sa isip niya. Tumawag siya po sa iglesia. Ano na nangyari? Binago niya ang pangingilin ng Sabat. Binago niya mula sa 7 araw patungo sa 1 araw. Kaya ito ang mga pagano. Ang kanilang katuruan tinanggap ng unang mga Kristiyano. Kaya naging mix na po ang katuruan. Yan ako sinasabi na mixture of truth and error. Pag halo-haloin natin ang katotohanan at ang tama, halos hindi mo makilala. Kasi may kunting tama, hinalo sa maraming mali, parang tama na rin, pero hindi pa rin. Ha? Because half truth is always false. Ang kalahating mali, malaging mali, kaibigan. Okay. Kaya yung iglesia nito, na disinsangay, magdadala ng dalisay na aral sa buong sanlibutan, tumalikod, tinanggap ang paganism, at ito ang kanilang ipinamuhay na hanggang sa kasalukuyan. Yan ang tinaguri ang dakilang Babilonya, ina ng mga katutot. Dahil lang po ang iglesia ng babaeng dalisay ay hindi na siya dalisay.
siya na ay nahaluan. Siya na ay nakiapit. Diba? Sa ating kasalukuyang panahon, sa literal na buhay, ng isang babae, kapag ka, ganun ang kanyang buhay, ay hindi na siya nalisay. So sa iglesia, kapag ka ang isang iglesia ay nakiapit, sa ibang katuruan ay hindi puro ng Biblia, siya ay nagiging patutok din. Siya ay isang mapakiapit na babae, spiritually. Kaya ganun ang katumbas na itinatagdaban ng Diablo na iglesia. Tumbas sa nalabi na iglesia. Kaya ang ginawa ng Diyos na dalisay na iglesia ay ang nalabi na lamang. Mula noon sa malaking grupo na sumamak doon sa paikiapit ng katotohanan, may natitira na nagdiling tapat na nalindigan sa katotohanan na turo ng Biblia. Yun po ang nalabi na iglesia. Papansin ninyo, nagkaroon ng palaking pag-uusik mula 538 AD to 1798. Ang binabanggit ng Biblia, 1,260 years ang tagal ng pag-uusik ang namumuna sa buong sanlibutan noon. Wala po mga presidente na yan, kundi ang people supremacy ang namumuno sa buong mundo. Walang makakalaban po sa kanila. Kaya nangyari po ang tagal na yon. At sa tagal na yon, ang sabi, itong nalabi sa binhin ng bayan ng Diyos, hindi siya sumama doon. Bakit? Bagamat inuusik ito, ay nanatiling nanindigan sa katotohanan sa Biblia. Kaya ang ilan sa kanila, pinaintulutan ng Diyos na maligtas, ang iba ay pinaintulutan mamatay na at magpahinga. Pero ang iba, dinala ng Diyos doon sa mga kabundukan, sa yung mga warden siya. At sila po